mga kalisyan, welcome back to our channel. This is Indayani, ang Raina ng Tahanan. Kalisyan, pasok! So, ano ang ginagawa nyo ngayon mga kalisyan? Ayan, natapos na rin ang bagyong Jolina, pero ganito yung naging epekto niya nung nakaraang araw. Maulan pa rin at nagdulot ng baha dito sa ating kabahayan, dito sa mga Kalisyan family. So, pati rin sa amin, andun pa rin yung baha, lalo na ngayon, umulan na naman. So, hindi pa kasi nabutasan yung ating plant box, pero hopefully soon, maayos din yung ating bakuran na naka-stock ng tubig. Dito ako ngayon sa bahay ni na Kuya Hod Panot at saka Kalisyan Bukang Liway. So kung nakikita nyo dito sa may gitna, dito sa may hallway ni na Madam Ena at saka si Sun Asun Carrera, ayan. Tsaka dito sa may side yung bahay ni na Jay Hai Buday, ayan, nakikita nyo doon mula dito at saka doon sa main gate, mayroong tubig na mga Kalisyan. So ayan, as you see, umuulan ngayong hapon na to dahil dulot ng bagyong Jolina pa rin mga Kalisyan. At balita ko, mayroon na naman paparating na panibagong low pressure area. Uulanin na naman dito sa bandang NCR, pero wag naman sanang matuloy na yung bagyo na yan. Kung sakali man makapasok, sana'y hindi na gaano masyado yung ulan at hindi na gaya ng dati na dulot ni bagyong Jolina na maulan mga Kalisyan. At agad-agad ito sanang malusaw para hindi na makadagdag sa perwisyo ng ating kapaligiran. So mag-ingat-ingat tayo mga Kalisyan. As you see, dito pa rin ako sa bahay ni na Kalisyan Bukang Liway dahil magkakapet tayo. At alam nyo naman, dito ako nakikipagkape pag wala na akong ginagawa sa bahay ni Madam Gracilda. Ika nga, ito lang yung aming banding ng ating mga Kalisyan family with Panda. As you see, nandun si Panda. Ayan. Umakyat si Panda doon. Nakatali naman siya. Ayan. Panda. Panda. Umuulan. Tapos lumabas si Kuya Hod. Bakit saan ba siya pumunta? Parang loto. Taga naman, napaka-importante talaga yung loto na tatayaan. Sana manalo si Kalisyan Hod Pan, o sana manalo siya sa kanyang tinatayaan na loto. At sino sa inyo ang nakaka-relate ng loto na kahit bumabagyo, kahit umuulan ng malakas, nagagawa pa rin na magtaya ng loto? Ganon din yung mga nagtataya ng wedding at tiyak na nagtataya pa rin sila kahit wala na pambili ng bigas, asukal, kape, noodles. Ganon na siya ako. Ayun na siya ako. Andito ulit ako sa kusina ni Madam Liway. Magkakape tayo dahil nanginginig ako sa lamig. Alam naman natin na ang kape ay paborito ng lahat. Ang tumatanda, bumabalik sa pagkabata. Oo, nakarelate kayo, comment down below. Aminin nyo, mas marami pa yung bata ng edad na mukhang matanda kaysa yung matanda na ang edad pero mukhang bata. Oh, bongga! Wow. Sino kaya ang nakaka-relate dyan, mga Kalisyan? Comment down below. Oo, totoo man. Kung sino pa yung mas bata, yun yung mga kulubot ng mukha at matanda na ang itsura. At kung sino pa ang may edad na, sila pa ang mukhang bata, di kulubot ang mukha. So ayan, saan ka pa? Pumatol ka na lang ng matanda para masaya ang buhay. Ano, nag-alaga ka pa ng bata. Ala, papa! Magkakape na tayo. Lagyan natin ng tubig. Thank you.
turon. So, ayan, niloto ni Kalisen bukang liway. So, ayan si Kuya Fod. Kagagaling lang niya, nagtaya ng loto. Sana manalo siya, kasagsagan ng ulan. Nakalimutan niya mag-jacket. Ayun. Masarap itong turon. Maalat-alat ng konti. Ayan. Paborito na akong kinakain lalo na ngayong taglamig, tag-ulan. Sabayan mo na rin ng champurado at mainit na sabaw at kape. So ito, isang subo na naman. Mmm! Ang sarap. Pag binili mo ito sa palengke, 5 pesos isa. 5 pesos isa yung isang turon. Dahil mahal na rin yung saging. Ay, ah. Kasi dahil nagtain, ha. Ang busok ata na ako.